Hello guys, welcome po lang sa aking channel, Gigo Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Shout out po pala sa lahat po na nakapag-subscribe ng aking channel. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat guys. At sana po ay lahat kayo nasa mabuting kalagayan. So sa mga hindi po nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Gigo Mekaniko. Pakipindot nyo na rin po guys yung notification bell na all para lagi po yung updated sa mga ina-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ko ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So sa ngayon po guys, ito na yung latest update dito sa ginagawa ko na Hyundai Elantra 2012 model. So ito po yung may issue na sobrang tigas ng manubela dati. So yan, malambot na po ngayon guys, kasi nga po nagpakita ko ng second hand na EPS module kasama na yung torque sensor. So yan, andun po yung mga luma guys. Yan, so malambot na po siya guys ngayon. Dito lang dati, kung makakita niyo po sa ano kong video, napakatigas dito lang gumagalaw. Pero sa ngayon guys, kahit malambot itong manubela, umiilaw-ilaw pa rin yung indicator lamp ng electronic power steering. So pagkakaroon po guys, once gumawa po tayo ng EPS system, nagtanggal ng connectors, so kailangan i-calibrate po guys, or parang i-reset or calibration. So yan, papakita ko po sa inyo guys kung paano calibrate para mawala po yung ilaw na yan kung nag-blink sa dashboard. So makikita nyo, gamit itong MS906BT na hotel steering angle sensor calibration. So hindi tayo, so this function serves to initialize the steering angle sensor calibration. Perform this function when you replace EPS ECU or do work related to EPS. When ready, press OK. So OK. This function serves to initialize this steering angle sensor calibration. Perform this function when you replace the EPS ECU or do work related to EPS. Ignition on. So kailangan ignition on lang guys. So maandar po ito ngayon, papatayin ko muna at lalagay ko sa ignition on. So naka on position, tapos kailangan naka diretsyon diretsyo yung manubela. So kailangan diretsyon diretsyo yung manubela. Yan, diretsyong-diretso na yung manubela. Kailangan diretsyong-diretso yung steering wheel. So press OK. So initialization completed. After turning the ignition to off position, wait for 10 seconds. So i-off ko yung ignition switch. I-off ko. Yon, naka-off position yung ignition switch. At mag-aantay ako ng 10 seconds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So tapos ng 15 seconds, to turn on ko yung ignition switch, turn on, then press OK. Na-turn on na. So na. So papatayin ko muna yung ignition switch. Papatayin ko yung ignition switch guys. Then i-start ko. Yun, nawala na yung EPS na indicator lamp guys sa dashboard. So yun. So madali lang po guys pagka mag-calibrate ng steering angle sensor pagka mayroon tayong gamit na medyo advanced na scanner.
So isa po yan guys sa dapat pinupundar po natin sa ngayon, lalo na po sa mga kaibigan po natin mekaniko. Kasi sa mga latest model po ngayon, hindi kailangan kakambal po ng mekaniko or technician ang scanner na medyo advanced. Kasi hindi po tayo makakapag-perform ng tamang trabaho pagka walang masyadong medyo advanced na scanner na gamit. Mostly, once magpalit ng sensors, magtanggal ng connectors, kailangan ng resetting, palit ng sensor, adaptation reset, or reprogramming pag magpalit ng mga modules or ECU. So yun, garantisado guys, okay na ito. So wala na rin yung kanyang EPS na indicator lamp sa dashboard. So malambat na malambat na yung manubela. So kumpletuhin ko na lang po ito guys. Yan, kasi backlash pa yung bandang lower portion. Kumpletuhin ko na lang yan. At okay na po ito. So yun guys, once again, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot nyo po guys yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko na videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So hanggang sa susunod po guys, maraming salamat po. God bless.